Everyone in Magdi, I'm Povi Joaquin International under Will Dance on Reality TV, and today we're going to talk about why pandemic can't stop us from achieving our goals and why real estate is still the best investment when it comes to this pandemic. So without further ado, let's begin! Pero bakit nga ba real estate pa rin ang magandang investment and safest investment this kind of pandemic? Siyempre, alam naman natin, 'di ba, na real estate is everywhere. Kahit saan tayo pumunta, may real estate. Bata pa lang tayo, sinabi na ng parents natin, sinabi na ng mga teachers natin na ang shelter ang number one necessity ng tao. Pero ngayon, with this kind of situation and yung pandemic na nga, yung crisis na nga, 'di ba? Ang hirap ng bumiyahe, ang mahal pa ng gas. Pero ang pinaka first na ano, pinaka mahirap is ang hirap bumiyahe. Kasi baka magkaroon ka ng sakit, baka mahirapan ka bumili ng mga everything that you need. Lagi naman natin alam, 'di ba, na ang SMDC premium location. Pagbaba mo, may butika, may malapit na hospital. Pagbaba mo, supermarket, lahat ng kailangan mo andun na. So ngayon, dapat practical tayo. Hindi sa money, kundi sa time. Kasi yun na po yung modern eh. Kailangan po at nakatira ka sa prime location na lahat ng kailangan mo andun na. So ngayon po, dahil ang i-share ko sa inyo is yung intense promo ni SMDC and yung giving pay promo, unahin muna natin po yung intense promo. Ito, suitable to para sa akin, para sa mga nasa abroad, yung mga migrants doon or yung mga OFWs. Bakit po? Kasi yung mga intense promo, pre-selling projects po ito. Mga 28 to 57 months pa bago ma-turn over. So, magbabayad lang sila ng 25,000 reservation fee. Tapos, after that, ano na po, yung iba dito, mga 10,000 per month lang. Yung iba, mga 14,000 per month lang. Ganun po. So, yun, gusto ko lang pong malaman nyo na every pandemic, tumataas po talaga yung market ng Metro Manila after ng pandemic. Ito po, based off sa Colliers International na study. Alam naman po natin, i-google natin yung Colliers International kung gano'n sila ka-credible na company. Tapos yun po, sabi nila, based daw sa Manila, Metro Manila, every after crisis, tumataas po talaga yung secondary market. Meaning, investor sell to investor. Di ba po alam natin sa real estate, ang dami pong ways to earn. Number one is through capital appreciation. Number two is through passive income. Tapos yun pa, pwede natin siyang mabenta sa ibang investors kapag dumating yung time na nag-peak na ulit yung market. So ngayon, sana isipin nyo na blessing siya na nagkaroon ng mga promo sa SMDC para makahabol kayo. Yung mga hindi nakapag-invest nung sobrang mura ng value, ngayon naman, ginawa naman namin flexible yung payment terms para makuha nyo. Tapos, ayun po, sana ay makinig kayong maigay para po marinig nyo yung mga kagandahan at yung iba't ibang edges ng ating mga projects. So, number one, we have Coast Residences along Roas Boulevard. Ang masasabi ko po dito is maganda siya kapag taga, ano ka po, Maynila ka. Yung mga parents mo nasa Maynila. Tapos, or taga north ka ng Maynila, like mga Caloocan, ganyan. Kasi po to, malapit siya sa Bay Area. Eh, andun na po yung development, di ba? Alam niyo naman, kahit saan bansa tayo pumunta, nasa Bay Area yung development. So, itong Coast Residences, ang advantage po nito, ngayon, ang pinaka-affordable niyang available is 19,686.12. Tapos ako personally, kumuha po ako ng isang pre-selling project sa along Ross Boulevard na project namin. Pero yun kasi, matagal pa yung turnover, 2027 pa. Ito po, turnover na siya, pero ginawa lang flexible yung payment term, ginawang 30 months to pay pa. Kaya almost 20,000 siya, diba? 19,686.12. So ako kasi, gusto ko sa area na to, kasi nga, ma-develop siya na parang Miami of the Philippines. Tapos, ang kagandahan, yung father ko kasi, yung kanyang hometown is sa Bulacan. Tapos yung mother ko, ang hometown niya is sa Cavite. So, gitna siya. So, ang mga napipili ko sana dati is Mandaluyong or ito. Sa Mandaluyong, gusto ko rin naman yun, yung fame residences. Pero pag-usapan natin siya later. So, ayun. Kaya gusto ko rin itong si Coast kasi nga, ang laki ng development sa area, hindi mare-reclaim yung area ng harapan nung mga area doon ng ibang projects natin at the same time para siya magiging Miami of the Philippines.
So, number 2 is Glam Residences. Ang pinaka-affordable na monthly ng Glam Residences ngayon is 13,007.69. Pero merong pwede mag-available na unit na 11,211.76. So, ang kagandahan naman sa Glam, syempre perfect siya sa mga taga QC. This is the result of the news of Philippine Star. So, makikita nyo na siya yung pinaka-progressive city based sa kanila. Tapos, ayun, so nakikita nyo naman, diba, ang mga pwedeng tumira dito is yung mga nag-work sa GMA 7, yung mga nag-work doon sa may future development, like yung 30 hectares na development doon sa north. Tapos, syempre, ito yung nasa triangle, what you call that, west triangle. So, pwede rin ditong mag-invest yung mga nasa south triangle, basta sa QZ. Tapos yung mga malapit sa Cubao or Camonin. Mapunta naman tayo sa location. Kung sabi nga nila, diba, if you can't make it here, you can make it anywhere. Hashtag make it Makati. So sa Makati, we have 3 projects na flexible ang payment term ngayon. Dahil sa success nga na ng Jazz and ng Air, congratulations sa mga buyers. So ngayon, we have these 3 pre-selling projects in Chino Roces and in off Ayala Avenue. So we have Red Residences in Chino Roces. Ang pinaka-affordable niyang price ngayon is 22,434 per month. Pero merong mag-reopen na 18,800.61 per month. Tapos ito naman yung Lush, na kagandahan nito, parang environment-friendly siya. So meron siyang 22,427 monthly. As yung pinaka-affordable na mag-reopen is 18,714.61. So, ang kagandahan ng Lush para din siyang ano, yung sale habang nag-workout ka dun sa gym, makikita mo rin yung pool. Tapos, ito naman yung Mint. Yung Mint, medyo mahaba-haba pa yung payment term niya, 47 months to pay pa. For one bedroom, meron siyang 14,880.68. Tapos yung kanyang studio is 9,776.82 per month. So, ang kagandahan ng Mint is mix siya ng professional and ng environment. Tapos pababa niya, meron siyang commercial space, tapos yung rooftop niya, may roof deck siya na ang cool, pwede ka dun mag-yoga or mag-jumping lunges, jumping ropes, and basta pwede ka din maging active lifestyle. Tapos malapit lang din siya sa Skyway. So ngayon, di ba, operation ng Skyway 3, so accessible at kapapuntang SLEX or NLEX. Tapos, ang daming kagandahan dito sa Mint Residences kasi gitna siya ng BGC, MOA, and Manila. And Makati. So, moving forward, ito naman, Mandaluyong. Di ba alam natin sa Mandaluyong, mataas dyan, nagka-fog nga kami palagi dyan eh. So ito, isa sa favorite kong projects ni SMDC, ang Fame Residences. Ngayon, operational na yung mall sa baba. Pero pre-selling pa yung Tower 3 and Tower 4. So, ang pinaka-affordable ngayon is 15,573.14 per month. And yung pwede mag-available is 14,708.51. Tapos, di ba, ang kagandaan dito, wala na masyadong development. Kasi, di ba, nasa ceiling na halos. Kasi, andyan yung Ortigas and yung Greenfield. So, wala na masyadong ceilings. Pero maganda tumira kasi gitna siya. Diba? Tapos, kakagawa lang ng development ng government yung bridge papuntang BGC from Ortigas. So, yun ang advantage niya. Then, meron tayong Light 2. Yung Light 2, ito yung pinakamahaba. 57 months to pay pa yung Tower 2. So, that's 14,353.57. Tapos, yung pwede mag-available sa Tower 1 is 12,735. So, yun naman ay sa Tower 1, 53 months to pay. So, mapunta naman tayo sa pinaka-progressive, developing, and kung saan talaga madaming development, which is the Bay Area of Pasay City. Diba? Alam naman natin, kahit saan tayong bansa pumunta, nasa Bay Area and Development. Kung saan yung office ng Google and Facebook sa Silicon Valley, diba? Sa San Francisco, Bay Area. New York, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Dubai, Sydney, Toronto, diba kahit saan, Bay Area. So ito, ang kagandahan ng Bay Area natin, madami rin tayong promos. Yung Shore 2, kahit na turnover na siya,
19,495.56 pa lang yung kanyang monthly kasi 30 months to pay ginawang flexible. Yung S naman na turnover siya last year, tapos meron siyang mga buildings na 30 months to pay pa rin yung kanyang monthly payment. So, pinaka-affordable ngayon na available is 21,040.58. Tapos, meron pwede mag-reopen na 17,625.66. Tapos, nga pala, short 3. Sorry po sa mga clients namin na nag-invest sa short 3. Medyo nadali lang po talaga yung turnover dahil po sa pandemic. Pero hopefully this year, ma-turnover na po yung units nyo. Pero sa mga gusto pa mag-invest sa short 3, flexible po yung payment terms niya for 12% in 30 months ng 22,919.46. And last but not the least, in Bay Area is of course sale residences. Diba, alam naman po natin na ang daming projects ng SMDC sa Bay Area. Pero po, isa sa premier project and one of my favorite is sale residences. Bakit po ba? Kasi diba kalimitan ng SMDC, 5-star lobby, 5-star resort-style amenities. Pero ito po kasing sale residences. Meron po siyang country club amenities. Yung habang nag-workout ka po sa kanyang functional gym, eh nakikita niyo po nakapalibot sa inyo yung amenities or yung pool. May ganito rin nga po sa Singapore eh, kaya lang sobrang mahal, tas mura yung rent kasi hindi prime location. Parang ganyan din yung motif niya na ano, habang nag-workout ka, may pool sa gilid. Ang advantage lang talaga nito is prime location, trusted yung developer, alam mo po talaga na tatagal yung maintenance and lifetime investment siya. So hopefully makapag-decide kayo if Makati, Ross Boulevard, Quezon City, Mandaluyong, and Bay Area. Kasi if i-base nyo naman dito sa data ng Colliers International, sa future po talaga, Bay Area na ang rented office spaces. So yan yung magiging target natin when it comes to tenants and mga imang expats. Sana ay natuwa yung mga OFWs doon sa mga pre-selling projects kasi makakatulong po sa inyo para meron kayong kikitain capital appreciation habang nag-work kayo dyan sa abroad. Kasi po ako, kalimitan ng clients ko from Canada, USA, Australia, New Zealand, Qatar, Japan, and Dubai, kalimitan po doon eh gusto nila nila magkaroon ng business pero hindi nila kaya magkaroon ng business kasi busy sila sa pagiging OFW. So ito po, kumikita kayo ng capital appreciation tapos sa turnover niya, madali po siya iparent kasi may property management naman yung SMDC and meron tayong SMDC leasing. So you don't have to worry for your hard-earned money. Nasa trusted company po siya, trusted team, and ako po 8 years na sa SMDC. So thank you for your trust. Kung gusto niyo po akong maging agent and ma-assist ko yung inyong investment, nasa description lang po yung aking number. Or ito, i-flash ko na lang sa screen. Thank you. So moving forward, gusto ko rin syempre magkaroon ng napundar yung mga ating BPO industry, yung mga ano dyan, yung mga employees dyan. Tapos sana po yung mga malalaki yung sweldo sa Philippines. Tapos malayo pa inuuwian. Medyo nag-aaksaya pa ng gasolina, nagkakost pa ng traffic. And syempre, yung time, hindi nyo yan. Dapat yung time po, eh, save nyo yan. So, ano po, marami tayong projects na 5% lang yung down payment. Tapos pwede na malipatan after 6 to 9 months. Depende po sa inyong pag-submit ng mga requirements, documents, and para ipa-expedite natin, best effort naman po yun. So kung ikaw yung nag-work sa Taguig, BGC, McKinley, meron tayong malapit dyan, Grace Residences. That's 150,000 to 180,000 lang yung down payment, less than 200,000. Tapos 12,000 to 15,000 lang yung monthly. Di ba po, very affordable para ka lang nag-rent. Pero ito po, para siyang rent to own. Ang pagkakaiba lang niya, ang rent to own po, binabayaran mo siya, hindi nakapangalan sa'yo. Pag na-full paid mo pa ipapangalan sa'yo. Ito po, magre-reserve ka lang ng 15,000 or 25,000. Nakapangalan na agad sa'yo yung unit. Tapos after 2 months, saka kayo mag-start ng 5% down payment. Tapos, meron din po tayo sa may Las Piñas. Then, alam nyo naman, di ba alam nyo naman yung South Residences sa Las Piñas. So, kung ikaw yung nag-work sa Alabang or sa South Area,
pwede po kayo mag-invest dito kasi alam naman natin sobrang traffic sa area. Pero iba pa rin kapag yung development mo, yung condo na tinitiran mo is meron na sariling south tower, tapos madaming offices sa gilid niya ng mga Chinese gaming operations. Tapos ang kagandahan po nito, syempre paglabas mo ng gate ng development, nasa mall ka na. Kahit sabihin natin pinaka-traffic na lugar yung Makati, ay yung Las Piñas, I mean, eh, 'di ba? Ano talaga, nandun na lahat ng development na kailangan mo, lahat ng necessity mo na paglabas mo ng gate, andun na. So ito naman, mga 180,000 lang din, kapresyo na lang din yung grace, 180,000 to 200,000 yung down payment, tapos mga 12,000 to 18,000 ang monthly. Pili lang po tayo ng unit, marami naman po pwede mag-reopen, hanap lang tayo, i-challenge lang natin. So, we have a lot of developments pa in QC, grass residences, vine, trees, and in Mandaluyong is light, and in Makati, jazz and air. So, lahat naman po ng needs niyo, pwede niyo pong sabihin sa akin para po ma-address natin kung ano yung best recommendation for your needs para sa property. Ayun lamang po. Sana ay naging blessing sa inyo itong video na ito. Sana ay matouch po kayo dahil sayang po eh yung mga promos na to ngayon ng itong pandemic. Kasi po diba, after pandemic tumataas talaga ang secondary market. So sayang po talaga, i-take advantage natin nito. Thank you for watching hanggang dulo. Sana po i-contactin niyo ako kung ako yung gusto yung mag-assist sa inyo sa inyong investment. Again, I'm Povy Joaquin International. Thank you everyone and stay safe.